may mga times na sinasabi ng tao, suplado daw ako kasi mukha daw akong serious. Pero pag naging nakausap na nila ako, medyo ano na, madali na ako maging kaibigan. Pero sobrang sociable ko kasi nasa dance group nga ako. So, lagi kaming nagpe-perform. So, medyo ano din, dami rin kaibigan. Yan, kilala ako ng mga classmates ko, kung nanonood kayo, hello, kamusta kayo? Tagal niya na walang paramdam. Alam nila na, ano ko, sobrang makulit. Makulit, maharot. Yeah. Yan, di ba? Grupo-grupo sa school eh, sa classroom. So, may mga matatalino, may mga madadaldal. So, kami yung makukulit. Knowing you, I know you're fun. Yeah. Yeah, he's always like ready to have fun and laugh and have a good time. Yeah. Now, good vibes lang. Okay, I know a bit of your life story, right? I know it took a lot of you to get to where you are right now. Yeah. Right? Most people don't see that. They see your lavish lifestyle and they're like, oh, lucky guy, or just in a snap. Yeah, instant rich, millionaire or rich. Instant millionaire. Yeah. Or maybe even rich kid, right? Oh. But tell us how, it's maybe a brief. Yes, of course. Tama yun. Nakikita nyo na yung lifestyle ko, parang yun nga, lavish nga. Pero hindi talaga ako ganun. Kasi hindi naman ako pinanganak na, yun nga, mayaman yung family. Sakto lang. Kumbaga, kung ito yung mayaman, ito yung mahirap, medyo nasa gitna lang. Baba mo ng konti. Yan. So, yun yung level. So, ang dami ko pinagdaanan kasi may mga maharot nga ako, medyo paano tawag doon, nagrebelde ako nung bata kasi nga separated yung parents ko, medyo nalilito ko. Lagi akong sa Bulacan, sa Manila, pag pinagpapasapasahan ako. So laging magkakaiba yung friends ko. Kaya ang hirap din sa as bata, 5 years old pa lang ako, naghiwalay na sila. So parang lito ako. Wala akong talagang family, which is napakabigat. Kaya ang siguro ang nakikita ko lang na ano doon, good side is nabarkada ako ng sobra, tapos ang dami kong na-experience na mga hindi maganda sa mga frat, sa mga gulo, sa mga hindi magagandang nagagawa ng mga bata. Halos lahat ng mga kalokohan nagawa ko nga dahil nga doon sa aking yung kabataan ko. And siguro, ang nangyari, na-realize ko na pag tinuloy ko yung pagre-rebelde ko, sa akin din yung bagsak. Yeah. When was this? How old are you at this point? High school ako noon. High school pa lang. So it's early. So LM, maharot na ako. Lagi akong pinapagalitan ng mga relatives ko. Lagi ako nagpapaiyak ng mga pinsan ko. So ang tawag nila sa akin talaga, yung tiyanak nga ang tawag sa amin eh. Kasi sobrang gulo. Sobrang gulo. Lagi ako napapagalitan. So, yun yung parang mindset ko noon. And then, na-realize ko, nung nag-repeat ako nung sa Colegio de San Lorenzo, so, apat yata yung sections namin noon ng first year. Ako lang yung nag-repeat. So, galit yung... That must have been hard. Yeah, sobra. Biruin mo lahat, tinitingnan ko. Gusto ko makapasa kasi first time akong pinayagan ng dad ko na dito sa QC mag-aral, which is matagal nang gusto ng mom ko yon na makasama naman ako dito sa Manila. Sa Manila. So finally, pinayagan na ako ng dad ko mag-aral dito, pero yung chance na binigay niya, talagang nag-fail ako. Kasi siguro parang nakawala ako eh. Naging wild ako. And then, ako lang yung nag-repeat, hinatak niya ako ulit sa Bulacan. So ang ginawa ng dad ko, winan-on-one niya ako. Sabi niya sa akin, Marvin, ang gusto ko lang, makagraduate ka. After mo makagraduate, gawin mo na gusto mo, bahala ka na sa buhay mo, gusto mong kumawala. Kumawala ka, pero bigay mo sa amin yung makagraduate ka. Para tapos na yung ano namin sa'yo, obligation. So yun yung naging mindset ko noon. Kahit magulo pa rin ako sa Bulacan, lagi ako napapaaway, pero naka-mindset ako na, okay, tatapusin ko tong college ko. Never ako nag-shift kasi nga gusto ko na matapos yung 4 years. Kasi gusto that ko na kumawala. That was your promise, no? Yun na. Oo. So your dad must have had a big impact on you growing sobra. Up. So he is the most influential person in your life? For me, one of the most talaga siya. Kasi
ang dami ko natutunan sa kanya eh. Like, for example, simpleng bagay na pinagpipintura niya ako sa bulakan ng cage ng dogs mm-hmm. or tsaka mga lovebirds kasi dami naming pets eh. Kasi ano yun eh, agri, ano yun eh, business yung sa dad ko. Nagsusupply ng Bounty Fresh chickens. Chicks pala, yan yung mga chickens. But anyway, sa mga simpleng advice niya sa akin before na pinagalitan niya ako na hindi ko makakalimutan, nagpipainting ako, painting, nagpipintura ako ng cage ng dog namin. Mm-hmm. And after nun, sabi ko, pa, tapos na yung ano, magpipaint. Pag chinek niya ngayon, sabi ko, oh, ano to? Galit na galit sa akin. Sabi ko, pinturahan mo ng maayos yung kulungan. Ang pininturahan ko lang, yung nakikita mo sa labas. Kasi nga, gusto ko na maglaro eh. Truck niya. Sabi niya sa akin, Marvin, talagang ganun siya eh. Marvin, pag ikaw may gagawin ka, i-boost mo na yung best mo. Mm-hmm. Kasi gagawin mo na rin naman lang eh. So why not gawin mo siya ng mas maayos na. So mula nun, sabi ko, tama nga naman, nag-effort na ako at lahat. Hindi ko pa ginawa ng matino. Mm-hmm. So doon ko nakuha sa kanya yung style na, okay, pag may gagawin ako, gusto ko. The discipline, best ng gagawin the ko. The discipline. Oo. Yeah. So, yun yung mga ilan lang, no? Mm-hmm. And then, going back sa story ko kanina sa college, sabi niya, tapusin mo na yan. So, very excited ako nun. Pero ang good thing, na-expose ako naman dun sa wife ng dad ko, no? Mga businessman. Yung mga... That's where you get it from now. Yeah. Mm-hmm. Kasi san ko kahatakin yung ganong mindset? Dahil sa mother side ko naman, hindi naman masyado mga businessman yun nandun. Nag-work ang mom ko sa Honda Cars. So, employee siya. So, hindi ko makukuha yung ganong mindset. So, ino-observe ko yung mga tito-tita ko. Ito, mga gaganda ng lifestyle, ng buhay. Ba't ganun? Ba't dito sa kabila, hindi? Bakit dito, ganito yung lifestyle? So, the would you say the environment plays a huge role? Yes. The people around you, the environment that you're in plays a massive role, right? Yes. Yeah. And guys, ito yung first time na ikukwento ko yung talagang literal na story ng buhay ko. Kasi marami na akong podcast na na-attendan, pero ito yung medyo detailed. Yes, first here. First, yes. Oo. Ito talaga yung literal buhay ko and even yung parents ko, mga relatives ko, hindi ko to talaga... So guys, you're watching it here first. Yeah, thanks for sharing. So, ito talaga yung life story ko simula nung bata ako. And then yun, na-expose ako sa business world. Okay? So, fast forward. How old are you at this point? Hindi ko na sure, pero ano ko niyan eh. College eh. College na. College ako eh. Na-observe ko na. So, gusto ko. Kaya ang kinuha ko talaga is yung business ad. Na course kasi feeling ko business is good for you. Oo. And then nung nakagraduate na ako, ang mindset ko lang gusto ko mag-business. Pero nung time na 'yon, nag-apply muna ako para may experience ako. So nag ABS-CBN ako, hi sa mga office mates ko sa ABS-CBN before. So ayun, sobrang excited ko na magkaroon ng trabaho kasi gusto ko na makaipon ng pang-business. Mm-hmm. So, 1 year, nag-ABS-CBN ako, tapos nag-GMA Network din ako. So, ang work ko doon, yung tagagawa ng talent fee ng mga artista. So, yun yung trabaho ko. And sa sobrang hilig ko rin sa artista, nag-enjoy naman ako. Mm-hmm. Kaya lang, realize mo, syempre, yung sweldo ko, maliit lang. Yeah. Sabi ko, parang hindi ako yayaman dito. Kasi kinumpit ko yung sweldo ko ng 10 years, parang ito yung pangarap ko, pero ito yung kinikita ko. Hindi ko siya maaabot eh. Yeah. Kahit anong compute mo 20 years from now. So, naghanap ako ng mga ways paano ko kikita or parang additional income. Yeah. Okay lang, nandun ako sa office, pero pinapagalitan ako palagi dahil nood ako nanood ng mga sa studio, punta ako sa ASA, punta ako sa ano, wala ako sa office. Kasi parang nafe-feel ko na hindi pala ako pang... Ganto yung office. Office 9 to 5 din hindi ko kayang magstay sa desk ng buong araw. So naghanap talaga ako ng ways, tapos may mga nagte-text sa akin ng mga random messages about MLM, mga networking company. Sabi niya, gusto mo bang yumaman? Ano, alamin kung paano free That's how seminar. They get you, right? Sabi ko, yayaman ako dito. Ginawa ko after ng office, takbo ko na Ortigas kasi mayroong ano eh.
merong presentation daw sila, libre. Sabi ko, free knowledge, walang bayad. Sige, upo ako ngayon, makinig ako. Tapos mamaya yung speaker, sobrang sabi ko, ngayon ko lang narinig to, hindi ko to narinig sa school. Yung mga training na sinasabi nila, tapos kung paano kumita. Sabi ko, yayaman na talaga ako dito, sure ball. Uwi ako ng bahay, hindi ako makatulog kasi sabi ko, finally, excited. Nakahanap na ako ng way para yumaman. Sa madaling salita, ginawa ko yung business, no? Yung sweldo ko, inipon ko para makapagbayad dun sa networking company na yun. Tapos, ayun, hindi ako kumita. Kasi, that's normally what happens, right? normally, hindi ako kumita, pero yung training dun sa MLM company na yun, nakuha ko. Well, you learned a lot from this. Mm-hmm. Tapos, nalaman nung tito ko, which is si Eric Maranan, isa sa mga mentor ko, malaking impact din siya sa buhay ko. Ang sabi niya, Marvin, meron tayong sariling company. Nagne-network ka pala. Network. Sabi ko, opo, nagne-networking ako. Pero hindi pa ako masyadong kumikita rito kasi wala akong training. Sige, ganito, punta ka sa office bukas, ganyan-ganyan. Sige, excited na ako. Pagpunta ko doon, yun, pinakita niya sa akin yung business. Sabi ko, sabi ng tito ko, igaguide kita. Enroll kita sa mga training. Sobrang excited ako. So he invested in your growth. Yes. Yeah. Mm-hmm. So if you enjoyed this video and you want to watch another one, then click here. And if you would like to watch the full episode, click here.